Sige, next question. Mapagmahal sa magulang? Siyempre naman. Diba bilang isang anak, karapatan natin o obligasyon natin na mahalin yung mga magulang natin. Ako sa totoo lang, yung sahod ko hanggang ngayon, talagang consistent yun sa tatay at nanay ko. Ako kasi, para sa akin na, hindi naman talaga natin obligasyon ibalik yung mga naitulong nila. Pero bilang isang anak, at bilang isang respeto sa magulang na nagpakapagod para pag-aralin ka, nagpakahirap, dugo at pawis ang inilaan sa'yo, nagpupuyat, gumigisi ng umaga, asikasuhin ka daw sa school. Now is the time para bayaran natin yung mga paghihirap nila. Kahit hindi nila sana kahit hindi nila sabihin sa atin yon, ginagawa natin, lalo na pagtapos tayo ng pag-aaral. At kung hindi man tayo tapos pa, nag-aaral tayo, yung bang mag-aaral tayo ng mabuti, kayo ng mabuti mga estudyante, kayo, huwag muna kayo mag-jowa, ay sorry for the word, huwag muna kayo mag-boyfriend at girlfriend, mag-focus muna kayo sa pag-aaral nyo, kasi there is a right time for everything eh. Sabi nga sa Ecclesiastes, diba, meron tayong panahon sa lahat, at ang Diyos, ibibigay niya yun sa tamang panahon. Kaya huwag tayo magmadali. Huwag natin saktan yung mga parents natin. Hindi ko sinasabi perfect akong anak. Kasi, I've been there nung high school. Actually, college ako nagkaroon ng boyfriend. Patago pa yun. But, siguro umabot kami ng 7 years. Hindi na kami ngayon. So, isa lang ang ibig sabihin nun. Makinig ka sa magulang mo kasi magulang mo yung may alam ng the best para sa'yo. At, yun. Wala lang. Like to sinasabi mo yung si Jandy, yun na. Huwag mo naman boyfriend, mataka kayo. Crush, okay lang yun. May gosh, hindi. Ang. Tsaka yun, I love you mama, I love you papa. Tsaka yun, I love you mama, I love you papa. Yun talaga yung ano ko. Goal ko sa buhay. Kaya mas nag-strive ako for my future. Hindi lang para sa future ko. Para sa future ng magulang ko. Kaya ako talaga, ganyan talaga ako kapag yung alam mong ano, mapagbigay na yung magulang mo, pag sa huli, behado pa sila. Yung parang matulungan, after tatulungan ng parents ko, alam mo yung magagalit ka pa sa kanila, yung lulukoy mo pa sila. Yung ganun. Sorry ah, pero yung mga walang utang na loob, grabe talaga. Sorry. Siyempre nagdala na ako, wala. Hindi masabi lang. Next question. Social. Ay, hindi po. Hindi po ako social. Kasi, hindi ko alam. Yung ibang babae, pag nakikita ko, parang social naman ito. Yung formahan nila, ganun. Ako kasi kahit anong forma ko, hindi ako social. Kumbaga parang, mala eh, kung ano lang suot ko. Pag-aalis ako, pag ano lang nakita ko dun sa drawer ko, sa cabinet ko, yun na yun. Hindi ako palayo. Siguro sa mukha, pero sa... Pero social yung kain na kain sa kung saan-saan. Wala. Hindi. Todo may love. Dapat naman talaga sa isang relasyon, ibibigay mo lahat ng love. Pero, you know how to stop and you know how to let go kapag hindi na siya nakakatulong sa'yo. Kaya sa mga tao dyan, babae, lalaki na, akala ni... Selecta ba yun? Sa mga lalaki dyan at babae na akala ninyo end of the world na kapag iniwan kayo, it's okay, it's fine. Kapag may tinanggal ang Lord sa buhay mo, ibig sabihin nun, may much better siyang ipaparin sa'yo. Kaya, relax ka lang dyan, kabeshi. Wait ka lang. Maka mamaya niyan, paglabas mo ng bahay o bukas, andyan na siya. Sa dako. Hindi sabihin, andyan dyan na yung nilaan ng Lord para sa'yo, diba? So, yun na yun. Ito yung assumption ko. Tanong to. Kung bibigyan ka ng pangalawang buhay, pipiliin mo pa rin ba yung pamilya o magulang mo ngayon? Naku ah. 101, 100, 200, 100, 300, 10% sila yung pipiliin ko. Wala nang iba. Sabi ko nga sa inyo kanina, naku,
isa ako sa saksi sa paghihirap ng magulang ko sa aming magkakapatid. There was a time na sinabi, may nagsabi pa sa kanya na, eh, yabang-yabang mo, pastor ka lang naman. Tsaka nagtatry ka lang naman. Before ha, try ka lang naman, tapos magpapaaral ka sa college. Well, eto po ako ngayon. At sa mga tao sige, for shoutout tayo. Shoutout po kay Miles Villedo. Member po siya ng Tamawo. Ano pa to? Kay MJ. Kay Lay. Kay Keisha. Ano pa ba? Kay Francine. Ayan. Member sila ng Tamawo group. And, ano pa ba? Mano ba ba? Kay kay Lariza, kay Katrina Guito, kay Roblox Gamer, alam ko si Galvan to eh. Hello Galvan. Kay Ivan Vista again, kay Keisha Paris, Jean Carl Pascual, Joanna Marie, ayan. Sino ka ba? Ayan, sa pinaka maganda kong pamangkin, siyempre, diba? Nag-iisa pa lang naman yun eh. Diba? Sa side namin ha, sa magkakapatid. Hello kay Ellie May Zion, Ladera, Francisco, ay baby, I miss you na. Ano ginagawa mo ngayon dyan? And, kanina pa ba? Yun lang. Kay Ivor. Yan, kay Ivor, kay... Kanina pa ba? Wala na, yun lang. Yun lang yung nasandaan ko. So guys, hindi ko na talaga siya kaya. Okay guys, yun lang muna for this video. And I hope na na-enjoy nyo na naman to. And see you sa ating next mukbang. Hindi ko lang sure kung ano yun. Pero promise, hindi po sa labas yun. Kasi hindi ko pa kaya kumain at magsasalita pag nasa labas. So yun lang mga kabeshi. If you like this video, can you please comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong gawin ko, kainin ko. Please like, share, and syempre, subscribe ka na dito sa aking channel, sa ating channel, and do not forget to click the bell button for some update kapag mag-upload ako ng panibagong video. Ayan, hello dun sa mga unang-unang lagi nagko-comment, sila Lariza, sila Galvan. Ayan, sila po yung lagi unang-unang nagko-comment dun sa mga video ko. Hindi ko alam kung bakit ako nabubulol, ngunguna ako mga kabeshi, time to take my medicine na. So, bye-bye! I love you all! Thank you! Bye-bye!